Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan at buhay na Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na muli po ninyo kaming tinipon upang kami ay sumamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Pagyamanin po ninyo ang sandaling ito ng aming pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Mangusap kayo sa kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu na nagtuturo, nagpapaunawa at nagbibigay ng inspirasyon upang kami makapagpatuloy bilang inyong mga tinawag na mga anak ninyo na magpapatuloy sa paglilingkod na mayroong kagalakan, katapatan at pagtatalaga. Samahan niyo kami, Panginoon, sa oras na ito. Ito po ang aming kahiling at dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang pagbubulayan po natin ay nasa 37 kabanata ng aklat ni Ezekiel mula unang talata hanggang 14. Papapansin natin dito ang matinding pinagdaanan ng Israel. Katulad din ngayon ng ating pinagdadaanan dahil nga dito po sa COVID-19. Marami sa atin ang nakakaranas, nakakasaksi at nangangamba sa lubos na epekto at pagkawasak ng buhay, pamilya, ekonomiya at marami pang iba. Nasasaksihan at nararanasan natin ngayon ang pagkagambala ng buhay, pangamba na nakaakma sa bawat pamilya, ang lugar kung saan ang buhay ay hindi maaring magpatuloy tulad ng dati. Katulad din sa karanasan ng Israel ng panahon ni Ezekiel, kung ano ang dating lupang pangako at trono ng Diyos, ang sinaunang kaharian ng Israel ay winasak ng pandiigdigang digmaan, paglilipat ng mga imperyo at pakikipagkumpetensya. Ang mga tao ng Israel ay nahati at nawasak. Ang mga propeta at politiko ay hindi magkaisa kung kanino o sino ang pipiliin at pagtitiwalaan nila bilang kaalyado nila. Ang mga kilalang pinuno ay ipinatapon. Ang mga pamilya ay nagkahiwa-hiwalay. Ang pananampalataya ay nawala na ng katatagan sa pamayanan upang mapanatili pa ito. Nawalan sila ng isang templo. Nawala ang malinaw na presensya ng Diyos. Ito ang senaryo ng panahon ni Ezekiel. Para kay Ezekiel at sa kanyang tagapakinig, ang mga araw na iyon ay tulad ng kamatayan, mga tuyong kalansay na nakakalat sa alikabok, walang buhay, walang pag-asa. Sinabi ni Ezekiel sa unang talata, nadama ko ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sa panahon na ito na puno ng takot, pag-aalala, kawalang katiyakan para sa ating kinabukasan, kailangan ng lahat ng tao ang isang kapangyarihan na magbibigay ng pag-asa, ng lakas, at katiyakan na walang anumang bagay na hindi natin mapagtatagumpayan. Kahit sa gitna ng masasakit na karanasan at matitinding hamon sa buhay, mayroong isang kapangyarihan na mas malakas at mas malaki kaysa sa ating kasalukuyang pinagdaraanan. Ito ay ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ang nadama ni Ezekiel. Ang panalangin ko para sa ating lahat ay maranasan at madama din natin ang kapangyarihan ng Diyos sa mga panahong ito. Paano ba natin mararanasan at madarama ang kapangyarihan ng Diyos? Ito po ang dapat nating gawin. Lubos na manalig sa kapangyarihan niya, makipag-ugnayan tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at hingin sa Diyos na ikaw ay puspusin niya ng kanyang Espiritu. Mula sa mga talatang ito, mapapansin natin na ang naging karanasan ni Propeta Ezekiel. Kapag nadama natin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, mayroong apat na mga bagay na maaaring maranasan din natin katulad niya. Ang malaking katanungan lang ay gusto mo bang maranasan at madama ito? Naniniwala ka ba
na kalooban ng Diyos na maranasan mo ang kanyang kapangyarihan? Una, kapag nadama natin ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, maaaring magpahayag ang Diyos sa iyo sa pamamagitan ng pangitain. Nang maramdaman ni Ezekiel ang kapangyarihan ng Diyos, siya ay nagkaroon ng pangitain. Isinilarawan mula sa mga talatang una at dalawa ang tungkol sa mga tuyong mga kalansay na nakita niya sa kanyang pangitain. Matututunan natin dito na nagpapahayag ang Diyos sa mga tao na naniniwala sa kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pangitain. Mahalaga na ang bawat mananampalataya ay manalangin at kausapin ng Diyos at hilingin na siya ay magpahayag sa iyo ng kanyang kalooban sa pamamagitan ng pangitain. Hindi man natin maunawaan sa pasimula, tiyak din na ipapaunawa sa iyo ito ng Diyos. Hilingin mo na maunawaan mo ang mensahe ng pangitain na ipapakita sa iyo. Kapag nagpapahayag ang Diyos ng pangitain, ito ay sumasang-ayon din sa kanyang katuruan na nakasulat sa banal na kasulatan o sa Biblia. Hindi pwedeng kukontra ito sa inspired word of God. Kaya mahalaga, hingin mo na magpahayag ang Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pangalawa, kapag nadama natin ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, bibigyan ka rin ng pagkaunawa tungkol sa pangitain at ano ang mensahe nito. Kapag mayroong ipinakitang pangitain, ipapahayag din ng Diyos ang mensahe nito para sa iyo o para sa mga tao o sa mga sitwasyon na sa kasalukuyan mong pinagdaraanan. Sa talatang 11, sinabi ng Diyos, "Ezekiel, anak ng tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto. Wala na kaming pag-asa. Lubusan kaming pinabayaan." Mababasa natin na matapos ipakita ng Diyos ang pangitain kay Ezekiel, tinanong siya ng Diyos. Sa talatang 3, sinabi rito, "Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Kung tatanungin ka ng Diyos ngayon, sa palagay mo ba may pag-asa pa ba ang mundo? No? Mabubuhay pa ba tayo? At mayroon bang katapusan itong COVID-19? Ano ang magiging sagot mo sa Diyos? Mapapansin natin na hindi sumagot ng oo o hindi si Ezekiel base sa sarili niyang pagtingin o pananaw sa mga kaganapan. Pwede nating sabihin, amen, matatapos din ito. Papagtatagumpayan din natin ito. Hindi masamang magpahayag o magdeklara ng positibo at gamitin pa ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Wala pong masama doon. Pero ano ang sagot ni Ezekiel? Maliwanag na hindi pinangunahan ni Ezekiel ang Diyos sa kanyang plano. Ang gusto kong maunawaan natin dito ay ang mensahe doon sa sagot ni Ezekiel. No? Ano ba yung mensahe dito? Ano ang sagot niya? Ang sagot niya sa talatang 3, "Kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh." Pwede niyang sabihin, "Opo, dahil makapangyarihan po kayo. Walang imposible sa inyo." Hindi ba ganito po ang madalas na deklarasyon nating mga Kristiyano? Sa pangalan ni Kristo Jesus, mangyayari ito at ito. Amen. No? Sa akin pong malalim na refleksyon, hindi ginamit ni Ezekiel ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ang sabi sa kautusan ni Moses, "Do not use the name of God in vain." Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Dapat tayong maghintay ng maliwanag na kapahayagan ng Diyos. Maaring ito ay isang pangitain na ibibigay sa iyo ng Diyos o pwedeng isang panaginip o kaya'y pangangaral na narinig mo na nagkaroon ng
buhay na mensahe sa iyo. O kaya, bersikulo o salita ng Diyos na nasa Biblia na nabasa mo. Ito yung naging buhay na mensahe para sa iyo ng Diyos. Huwag mo kaagad hihilingin na tugunin ng Diyos ang panalangin mo. Ang una mong hilingin ay ipahayag sa iyo ng Diyos ang kanyang kalooban upang masunod mo ang nais ng Diyos na dapat mong sundin at dapat mong gawin. Pangatlo, kapag nadama natin ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, magagawa mo na makasunod sa ipinagagawa niya sa iyo. Merong dalawang bagay na ipinagawa ang Diyos kay Ezekiel dito sa kanyang pangitain. Una, sinabi ng Diyos sa mga talatang 4-7, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang pinasasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babaluti ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala ninyo, ako si Yahweh. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon mamalakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Pangalawang pinagawa ng Diyos kay Ezekiel, sinabi niya sa akin, Ezekiel, anak ng tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinapasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami parang isang malaking hukbo. Nagpahayag si Ezekiel mula sa kapahayagang inilagay ng Diyos sa kanyang puso at sa kanyang isipan. Kinintay niya yung pong instruction, no, yung malinaw at maliwanag na instruction ng Diyos sa kanya doon sa pangitain na yon. Ano ang resulta ng kanyang pagsunod sa ipinapasabi sa kanya ng Diyos? Nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos na nagpabalik ng buhay sa mga kalansay. Hindi ang salita natin ang may kapangyarihan, kundi ang salita ng Diyos na inihayag niya sa atin. Na kapag sinabi at sinunod natin ang kanyang ipinapagawa o ipinapasabi, ito ay mayroong kapangyarihan upang gumawa ng himala sa ating mga buhay. Minsan, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, doon po sa Ebanghelyo ni Juan, kamanatang 14, talatang 24, ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinabi rin niya sa John chapter 8, verse 38, ang nakita ko sa aking Ama, ang siya kong sinasabi sa inyo, at ang narinig ninyo sa inyong Ama, ang siya namang ginagawa ninyo. Ibig sabihin ito, hinihintay din ng ating Panginoong Yesus ang kapahayagan sa kanya ng kanyang Amang nasa langit bago niya ito ipahayag. Pang-apat, kapag nadama natin ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, mararanasan mo ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Kapag ang mga salitang ating idinideklara ay kapahayagan mula sa Diyos na ating Ama, ito ay may kapangyarihan upang ganapin niya ang kanyang sinabi. Katulad ng sinasabi sa Isaiah, kabanatang 55, talatang 11. Ito po ang sinasabi, gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito'y hindi babalik sa akin nang walang katuturan. Tutuparin ito ang aking mga balak at gagawin ito ang aking ninanais. Kailangan nating maranasan ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos na nagpapahayag ng kanyang kalooban. Sa karanasan ni Propeta Ezekiel, ito ay sa pamamagitan ng isang pangitain. Nangusap ang Diyos sa kanya at hinintay niya kung ano ang ipagagawa sa kanya.
at ito ay sinunod niya at sinabi niya ang ipinasasabi sa kanya. Nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos na kumilos at nagbibigay buhay. Patuloy tayong magtiwala na walang anumang kapangyarihan na nandito sa mundong ito ang mas hihigit pa sa kapangyarihan ng Diyos. Tandaan mo, ang kapangyarihan ng Diyos ay higit sa lahat ng kapangyarihan. Walang kapangyarihan na kayang magbigay buhay, kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.